is still working until now. Sana po malaman ng taong bayan yan. And if 11 PM na, inaabangan namin show mo, doon na papalitin namin siya. Pangulong Duterte, katulad po nung binitawan ko salita nung simula pa lang, ang pag-support, kaya nga ako ko napalaban eh. Tignan nyo, kaya nyo ako na, kaya ako napaamay. Iniidolo ko yung Pangulo eh, yung kinalampag ko yung Green Beto. Nagkalit sa akin lahat. Ayun po mga kababayan, ang presidente po hanggang ngayon nagtatrabaho pa. Kumbaga napapagiti na lang doon ang Pangulo pag nakikita ko. Hindi, nagmumukha akong mutya ako pag narinig ko si Pangulong Duterte. Anyway, mahal na Pangulo, ako po, sampu ng aking sampahayan ay yung suporta po namin at paniniwala sa inyo. Kaya naman po, on the very first day na diniklara nyo yung lockdown, talaga pong ginawa ko yung aking makakaya. Talaga pong lumabas na ako, ipinangalandahan ko na, nangalampag na ako sapagkat napakahirap po ng ginagawa natin laban. What we are facing today is evil. What we are fighting is is the most hardest battle in the history of mankind. I do understand that this battle is battle against unseen enemy. Katulad po ulit, uulitin ko na sinabi ni Mahatma Gandhi, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Mahal na Pangulo, marami pa pong good men na nasa sa labas. Ayan po, nagigisingan na lahat sila. Nagkakaisa na po. Huwag na po kayong ma-stress. Kami po ay susuporta. Kami, ako, papangalanan ko na ako. Ako po, at yung aking kaibigan na si Bernard Chong, susuporta po kami hanggat kaya namin. Talaga pong willing na kami maubusan. Alam niyo po, mahal na Pangulo, masyado na akong malaki, masyado na masakit, property ko na ako. Pero sabi ko nga po, katulad ng sinabi ko, Pala Presidente, itutulong kami. Hindi po sa salita, talagang ipakakagat na po namin yung leg namin. Dahil kami po'y naniniwala sa liderato nyo na may susurvive natin to. O tingnan nyo, ano na ngayon? Matatapos na yung time, di ba? Almost 45 days na tayong quarantine, di ba? O, matatapos na. O, i-extend pa ng May 15. Kaya-kaya natin yan. Nakita nyo, walang crime. Zero crime. Bakit po? Naniniwala po kami sa inyo, mahal na Pangulo. Sapagkat kung hindi kami naniniwala sa inyo, kami na yung unang magwewelga. Pero bakit hindi po? Kasi po naniniwala po kami sa inyong liderato. Naniniwala kami sa kagalingan nyo. Kaya andito po kami. Kami po ng lahat ng kaibigan ko. Magsasama-sama kami. Tutulong po kami lahat. Talaga pong taya pato po kami rito. Kahit ano mangyari, taya pato. Hindi po kami naghahangad ng kahit anong kapalit. Ngayon, matapos lang po itong epidemic, kami po'y magsisimula uling maghanap buhay. Kaya po namin kumita sa mabuting paraan dahil alam po namin na binigyan kami ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at tamang kaisipan. Mga kababayan, sana alayan natin ang dalangin ng ating mahal na Pangulo na sana malampasan niya itong kahirapan na to. Yun po, ang tanging maibibigay ko po sa ating mahal na Pangulo ay ang panalangin ko na sana ay magkaroon pa siya ng malakas na katawan at malakas na pangangatawan at magandang kalusugan para mapaglingkuran pa niya ang ating mamamayan. Kailangan ko kayo ng bansang Pilipinas. Kapag may narinig ko kung kukudak-kudak dyan, kahit sino, kay senator yan, kay sino man, pag narinig ko kumudak at bineripay ko na walang ginawa, ako unang susungalgan sa kanila. Wala silang karapatang magsalita sa akin ng pangit, bakit? Pribadong mamamayan ako. Pero ito'y binubuhos ko buhay ko. Kaya ako, pag may narinig ako, senator, na kukontra sa inyo, makikipagmurahan ko kami lahat. Sampu ng aming mga subscriber, sampu ng aming sambahayan, makikipagmurahan sa kanila. Bakit? May karapatan na ho kami magmura. Bakit? Ito ho, Pangulo, ibinibigay na namin yung buhay namin sa taong bayan para lang magkaroon ng kaganapan ng katahimikan ng ating lipunan. Tulong namin sa mamamayan, tulong natin sa Republika. Tapos sila nakaupo, tapos ang gagawin nila, kukutak-kutak lang. Ay, huwag lang ho ako makarinig ng kahit sinong politiko na kukudaan kayo o sinong artista na dadakpaan kayo. Bakit po? Ako huuna, mumurahin ko sila ng harap-harapan. Sasabihin ko sa kanila, eh putragis ka, wala ka nang ginawa, kukudaan mo pa yung gobyerno. Sino ka ba naman, Eka? O ako si Francis Marcos, ako lang naman yung superhero ngayong COVID. Pero ako walang karapatang magmura. Kasi ama natin yan eh, ama ng bayan yan eh. Kaya alam niyo po, lahat kami rito. Wala ho kaming ginawa. Nag-aabang lang ho kami ng artista o ng kahit sino.
ng tao o yung malalaking tao na magmumura siya eh, na nakukuta sa gobyerno. Pag nakakita kami, iwawagam talaga namin. Ihihiyain namin. Bakit po? Kami rito na nagpapakapagal. Kami rito na nagpapakahirap. Buwis buhay. Buwis buhay na ho kami. Pero hindi minsan, hindi ho kami naglabas ng kahit anong argumento sa gobyerno. Bakit? Sapagkat naiintindihan ho namin na ang gobyerno, ginagawa niya ang kanyang magagawa para sa kanyang mamamayan. Kaya imbis po, kami ay sumusuporta. Bagkos, sinusuporta po namin lahat ng aming makakayanan para malampasan natin ito at nagdadaanan natin epidemya. Napakarami pong sumagot ng challenge ko. Lahat sila mga dugumbayani. Dugumbayani na niniwala sa liderato nyo. Mabuhay po ang presidente ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Nag-loan na po ako pang counterpart sa challenge ng sanggunyang bayan ng Infanta po sa inyo. Bunsod ng panawagan ng taong bayan na lumapit, 300 sako ako na po ang bahala gumawa ng paraan. Pero boss, kulang pa rin para mabigyan lahat. Vice Mayor L.A. Ruanto Infanta Quezon. Vice Mayor, sobrang dami ko pong tinutulungan. Pero dahil po nag-loan ka ng sarili mong pera, sige, dadagdag ako kung makakayanan ko. Ayan o, Lauranto 21. Vice Mayor daw po yan ng Infanta Quezon. Okay. Sir, alam nyo po, ako po, alay ay buhay. Dugut pawis, alay ay buhay. Sige po, ako po, alam nyo, sarili ko po to. Wala po akong income ngayon. Talagang buhos buhay po. Marami pong nakapila rito. Ito po nga, yung MRRD, nag-commit po ako ng another 100 kaban, yung Mayor Roa Rodrigo Duterte Movement. Nag-commit po ako ng 100 kaban. Ngayon po ay, sige, dalawang at kalahating tonelada po ako. Dalawang tonelada at kalahati po ako, Mayor Lauranto. O sige, 100 sako po ako sa inyo. Yan lamang po ang kaya ko para sa inyo. Maraming salamat po. Dahil nag-loan ka para sa 300 sako, dahil chinalens ako ng mga sanggunyang bayan ng Impanta, sir, pagpatawad nyo po, hindi na po ako makakapagbigay ng higit pa. 100 sako po ako. Makipag-communicate po kayo kay Yan.